Yun. Medyo hirap ako huminga. Dito ako sa hospital. Hello. Welcome to Confessions of a Sinner. And ako po si Myra Manibo. Yun. So, this is my 8th day na naka-confined. Pero first day ko lang dito sa De La Salle University Hospital. I came from a different hospital, yung Our Lady of Pilar. And pagka voluntarily, alis ko doon, lumipat ako dito. Why? Why? Okay, ganito nangyari. 2 weeks prior to my first confinement, on and off na yung fever ko. And then, hindi ko pinapansin kasi sabi ko, lagnat lang naman, di ba? And normal naman yun sa akin. And I believe to anyone. And then, after 2 weeks of on and off fever, I started vomiting. So, nung nagsusuka na ako, yun, I realized na something is really wrong. Hirap ba akong magsalita? Pasensya na kayo. Yun, so, na-realize ko na something is wrong, yun na, nagpadala na ako sa hospital. That was siguro mga 12 o'clock in the morning. Dinala ako sa Our Lady of Pilar. And yun, sa ER, syempre, maraming test. Then, kinonfine ako. Lahat ng test, ginawa ako, laboratories, pati sa x-ray, ultrasound, tawag dito, CT scan, yan, ginawa ko lahat yung test na yan. Tapos, di nila ma-figure out ba't ako nilalagnat. Di namin malaman. Sabi nila, baka daw UTI, baka daw blood infection. Walang maka-figure out why. Ang ginagamot nila doon, they prioritize my diabetes, which was not the reason why nagpa-confine ako in the first place. Pero, understandable naman yun since diabetic nga ako. So, yun yung pinaprioritize nilang gamutin. Tapos, binibigyan nila ako ng antibiotic para for whatever bacteria I may have. Ang problema, naging problema ko doon, hindi nila ako malagyan ng swero kasi hindi nila makahanapan ng ugat. Ang ugat ko kasi is manipis, tas pumuputok. So, hindi ako nakaswero. Lahat ng vitamins, lahat ng medication ko, oral lang. Tapos, ang mahirap, nahihirapan kasi ako kasi meron silang mga RN, pero meron din silang mga hindi RN. Ang dami-dami pumapasok sa kwarto ko. Every hour may pumapasok na check ng blood sugar. Every hour may pumapasok na check ng vitals. Hindi ako makapagpahinga. So, umiinit ang ulo ko. Kawawa nga yung mga nurses dun sa akin kasi pagdating ng madaling araw, dumaatake yung depression ko. Umiyak ako ng umiyak. Tapos, may pumasok na sa kwarto, sisigawan ko na. Lagi ako nagwawala. Pag madaling araw, nagwawala ako. So, I was diagnosed by a neuropsychologist doon sa kanila with bipolar. Alam ko naman na yun, matagal ko na alam na bipolar ako. Pero finally, it's been clinically confirmed na bipolar ako. So, yun. Pag umaga, I'm a different person. Pag gabi, I'm a different person. Anyway, nung tawag dito, nung yung aking
Basta, isa sa mga doctors ko na, yung doctor ko, naging pinaka-favorite doctor ko doon, is Dr. Ano, pangalan niya? Ano kasi siya? Yung babae na doktora. Basta yung favorite doctor ko doon, siya nakahanap ng sakit ko. Kalkal niya yung tiyan ko. Tapos may napindot siyang masakit. Yun. So, napindot niya, sabi niya, tapos umaray ako. Doon kami magpa-full body, full abdomen CT scan. So, nung ginawa sa akin yun, nalaman nila na meron pala akong abscess sa liver. Di ba na-opera ako nung 2010? Hindi ka na kami ni Sandwich? Sandwich? Yung hatid ko. Asan? Nandito ko. So, yun. Nung 2010, nung na-opera ako, naputol yung liver. Pinutol yung liver ko. Inalis yung gallbladder ko, tsaka yung ovaries ko. So, anyway, nung ginawa yun, that was 14 years ago. Ano ba? 15 years ago. 2010 eh. Tapos, imagine, because of that, yung pinutol yung left side ng liver ko, nagkaroon siya na abscess na yun. So, yun yung nagpo-cause ng sakit ko. Diba? Finally, nalaman namin kung bakit. After 5 days of being confined doon, nalaman namin. So, kinausap ako ng doctor, yung main doctor ko, yung dietitian ko, na mag-refer sila ng surgeon para alisin yung abscess. Okay. So, inantay ko ngayon yung surgeon. Hindi lang makakapunta kasi may birthday. Okay. Antay ulit. 6 day. Wala pa rin. 6 day. Naghabi ko, wala pa ibang doctor. Kailangan ba siya ba yung surgeon? Hindi pa pwede ibang surgeon. So, hanap sila ng ibang surgeon. So, gabi dumating yung surgeon. Ang sabi niya sa akin ganito, dahil wala kang swero, bubutasan niya daw ako sa leeg. Tapos, lalagyan niya ako ng tubo para doon papasok ang antibiotic ko. So, pumayag ako kasi alam ko, kapag inalis yung abscess, kailangan ko talaga mag-antibiotic. Sabi niya, 15,000 daw yun. Hindi raw covered ni HMO ko. Okay lang. Tapos sabi niya, pagdating sa abscess, hindi raw niya maaalis kasi daw, para maalis yun, kailangan nila, may pinapasok sila. Since malaki daw yung tiyan ko, hindi daw aabot sa loob yung pinapasok, yung pigtail tawag nila. Hindi raw aabot dun sa loob. So, hindi raw maaalis yung abscess. Sabi ko, anong gagawin dun sa abscess? I-refer na naman ako sa iba na pwedeng makapag-alis ng abscess ko. Hindi na ako pumayag. Sabi ko, hindi na ako ba't ako magpapabuta sa leg? Hindi mo naman pala kayang alisin yung abscess ko. Diba? So, hindi ako pumayag. Nagalit siya sa akin. Galit din ako sa kanya. Tapos, yun, nag-voluntary. Uwi na ako dun sa hospital. Kasi, wala namang mangyayari sa akin dun. So, lipat ako dito, hoping na dito, magamot naman nila ako. Sana. Gusto ko lang mag-apologize dun sa mga nurses dun sa Our Lady of Pilar. Napahirapan ko talaga ng grabe. Salamat sa inyo. You did a great job. Salamat sa pagtsatsaga niyo kay Mama Myra. God bless you. Ang lesson, take away ko dito, be nice, always. Kahit mahirap, kahit uncomfortable ka na, even if it's painful,
but still, be nice. Kasi, God is love. And you are representing God. So you should always be nice. Pray tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we put all our hope and trust in you. Please bless us. Please heal us. Please embrace us today. Help us see you in others. And help others see you in us. May we be your champion. May we be your blessing to the world. Not just today, but always. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching. And I'll see you again next time. Have a great day, everybody. God bless you all.